Okay, yes, ayos. Papagpalang araw po, bayan, mahal kong bansang Pilipinas. Our program, Mr. Love, your program host, Brother Mario, Mr. Love Bangasan, under Elizalde Broadcasting Media Development Incorporated. Okay, so ngayon po, this is our 1021 episode at tayo po ay talagang nagsaliksik. At inaalam po natin ano po ba talaga nangyayari sa ating bansa. Okay po, umuusad ba tayo o paurong o nananatiling ganito na lamang ba? Magandang mga isip po ito. Pero tayo po, ang kalooban ni Mr. Love, hindi po talaga matahimik. Kahit po maraming nangyayari sa aking disgrasya, muntik na tayong masagasaan, muntik na talagang nakakaiwas lang tayo. Siyempre, nandiyan ang Panginoon Diyos. Tayo nanalangin na huwag tayong madisgrasya. At tayo po ay kailangan. Kailangan nating magbulgar ng dapat na dapat sabihin sa bayan. Huwag nating itago. Kung kinakailangan makatulong tayo sa bayan, makatulong po tayo. Di po ba? Makatulong tayo sa nakararami. Hindi natin pansinin yung ibang magagalit. Bakit? Mas mahal natin yung nakararami, yung ating bayan. Huwag nating pabayaan na matulad sa ibang bansa na bumabagsak. Sa hirap po talaga ng buhay ngayon, buong mundo. Oh. So, dito po sa programa natin na Mr. Love Public Service, Totohanan Bulgaran, totohanan po sasabihin natin. Dahil tayo ay nagsaliksik tayo, hindi naman tayo nagbabasa ng mga dyaryo palagi, doon tayo kumukuha ng mga balita. Hindi po. Ito po ay nakukuha ko, gumagala po ako, umiikot po ako. Gumagas po ako ng aking pamasahin para po makaglahad sa inyo ng mga ibabalita ko na Totohanan Bulgaran. Yung mga nagmi-meeting po dyan, mga senior, nagmi-meeting dyan, mga negosyante. So, umpisaan po natin. Oh. Kaya po sana ang episode ko ngayon ay tungkol sa pagmamahal sa mga senior citizen. Eh. Pero, datapat subali, ito naman po ay ganun din. Pero public service nga lang po ito, malaya po tayo, meron tayong freedom of speech, freedom of information. Oh. Bilang media people po tayo. Okay. So, umpisaan po natin. Marami tayong na-encounter ho for the past 2 weeks. So, diyan po, yung mga project po na i-award ng DPWH. Ayan. Yan ang number one eh. DPWH, custom. Ha? Sa, ano yan? Ang dami diyan mga nagpapakalat ng mga projects na nangihingi ng mga pera. Sinasabi ko na nga ba, oh, kahit po kaibigan ko talaga for 20 years, kung ikaw gumagawa ng masama, hindi ko talaga ikaw hindi pwedeng dikantin. Oh, kilala mo na kung sino ka. Sa programa ko po, hindi po magbabanggit ng pangalan, pero alam nyo na kung sino po kayo. Oh, nilalako nyo yung mga projects ng DPWS at manghingi kayo ng mga pera. Kailangan yung mga AAA contractors, malalaki, kukunin yung mga company profile, gagamitin nyo lang. Tingnan nyo na po yung kalokohan na yan. Kawawa na po ang bansa natin. Oh, mga katartaduan nyo, kasamaan nyo, tigilan nyo, kakurakutan nyo. O, ano mangyayari? Kung ang contractor hingan nyo ng pera, hindi naman natutuloy ang mga project. Marami po yan. O, yung mga project ng mga tulay na hindi natuloy, project ng housing kulo. Ang dami dyan sa Tarlac Green City na yan. Biktima rin po ako dyan. Yung nakarampa po, bago mag-pandemic, 17 contractors din ako dyan. Kahit isa, walang naibalita sa akin. So, hanggang ngayon, yung mga kaibigan ko, sinabi ako, tigil niyo yung panghingi ng pera sa mga kontraktor. Oh, mabuti pa nga ang mga NPA sa ibang probinsya. Di halos namamay nga sa pagkolekta ng mga revolutionary pay, pagsisira ng mga traktoran lang, mga heavy equipment. Ito ang mga inayupak ng mga nag-aahente. Oh, kala nyo kayong nagpakahirap sa project, kala nyo kayong project proponent, kala nyo kayong mag-release ng budget, kayo humihingi ng pera sa mga contractors. Paging po, DPWS, kayo mga director po dyan, oh. Eh, ginagalang po namin kayo. Pero, si Brother Mario, Mr. Labangat, mas nagmamahal po ako sa nakararami, eh, ibubulgar natin yung mga baho dyan, ha? So, hindi po kami natatakot sa inyo. Dati na akong takot. Eh, siguro, kung nawala man yung mga kaibigan ko, ako, eto, narito naman. Oh. So, tigilan natin ang paggawa ng kasamaan. Huwag naman sobra-sobra. Yung pangungurakot, paggagawa ng mga mali. Tumulong tayo sa administrasyon. Eh, meron tayo presidente, hinalal. Tulungan natin. Kung ayaw nyo, yung susunod na presidente,
Kung manalo, yun naman ang tutulungan din natin. Kung sino namumuno, tulungan natin, huwag natin ibagsak. Pero ito pa rin, sa Congress, sa Senado, sana naman huwag tutulog-tulog natin mga senadores dyan, mga kongresista natin. O, kailangan magtulong-tulong po tayo para huwag bumagsak ang ating bansa. Huwag tayo magaya sa ibang bansa, talagang naghihirap ang mamamayan, tagutom. O, kaya ako, nagsasabi lang po kung totoo. Kaya, sorry po sa mga tinatamaan. Pero kaya yan po ang aking episode ngayon, Totohanan Bulgaran. Sorry po talaga. Hindi matahimik ang aking kalooban. Ako man, na-involve ako sa mga ganyang transaksyon, pero hindi ako gumawa ng mga kalokohan dyan. Okay, hindi sa nagmamalinis po tayo. Hindi baling din ako makakuha ng project. Huwag lang akong makakuha ng pera sa mga contractor, mga urakot. Yung mga project, ginagawa. Huwag kinukuha yung project, nananalo ko sa bidding. Tapos ipapasabkon. Ipapasabkon na naman. Ano kikitain nga naman sabkon? Hindi, ang gagawin, hindi ibibilo standard yung mga materyales. Kung nga sukat ganun siyempre kukuha na mumurahin. Kung ang tambak 12 inches, gagawin na lang yan na 10 inches yung tambak ang lupa, 2 inches lang yung concrete. Dadaanin niya ng mga malaking heavy equipment, mga truck. Di 4 na buwan, 5 buwan, sira na kagad yan. Alam natin ho yan malawak lang experience po natin sa mga ganyang transaksyon, sa mga construction. Sana naman po mabawasan, hindi yung mabawasan ha. Dinidiin ko po, mabawasan. Oo, wag na natin gawin yung mga kalokohan na yan. Di ba? So, yun, kala ko na iba yung Okay, so, meron pa rin, yung mga scam. Beijing DICT, ano pa ang magagawa po natin dito, mga senadores? Ang daming scam, pati sa mga cellphone po. Maraming pinapalabas yan. Nanalo ka ng ganito, nanalo ng ganito. You won. 7,000, 100,000, 50,000, 1 million. Ano ba naman po yan? Paano natin mahaharang na yung mga ganyan? Beijing po, DICT. Sana po, yung ating mga magagaling dyan na sana po, huwag mabiktima ang mga karamihan ng Pilipino. Kawawa naman po. Nahahack yung mga cellphone nila. Nahahack yung mga pera ng mga tao. Yan po mga kabalbala nangyayari sa atin. Sana po yung ating mga expert dyan na mga matitino, mahadlangan natin yan mga kasamaan. Di po ba? Okay, dumako po tayo. Meron man po. Ito naman, bali-balita. Hindi po balitang barbero. May mga grupo-grupo na naman. Ito naman yung ini-issue, martial law raw. Martial law, meron ba? Ako magsasabi, wala. Sabihin natin, wala. Walang martial law. Wala na maniniwala mga tao dyan . Sige, maniniwala mga tao. Hakutin nyo na naman. Punta naman sa EDSA. Wala na. Kahit bayaran nyo pati pa 500, hindi yan. Sa hirap ng buhay ngayon. Madisgrasya ka pagpunta sa EDSA. Madisgrasya ka pagpunta sa mga kampo. Kawawa naman mga pamilya. Sa halagang 500, pera nyo, halagang 1,000. Kasi yun yung 1,000, ilang kainan lang yan. Kung ako naman kasama kong mag-anak ko pupunta sa EDSA, martial law, never again. Hindi na. Di ba? Kailangan gumawa tayo ng ibang solusyon para umangat ang ating bansa. Di ba? Magsikap po tayong lahat. Revolusyon. Ano yung revolusyon? Ganun din. Magre-revolusyon. Anong re-revolusyonin natin? Ang revolusyon natin, pag-angat. Mag-isip po tayo ng mga solusyon. Number one po, okay. Ito, natin. Department of Agriculture. Ibig sabihin nga, nag-aaral pa tayo elementary. Sinasabi dito natin mga magagaling na teacher, mga professor, the Philippines is an agricultural country. Milyones pa ang hektare-hektare lupain natin na nakatiwangwang. Marami naman tayong mga NGO, marami tayong mga cooperative. Pwedeng sila mag-stewardship ng mga lupa na nakatiwangwang na dapat taniman po, alagaan ng mga hayupan, ng mga palaisdaan. Maging modernize po natin. Meron tayong magagaling na mga agriculturists, expert, mga consultant sa United Nations. Nandiyan po ang ating kaibigan, si Mr. Pablito Villegas, United Nations Agricultural Consultant. Ba't din natin kunin yung mga yan? Yung mga kanilang expertise. Di po ba? So,
paging yung ating mga ahensya, kumuha tayo ng matitino. At yung mga gumagawa na kaloka dyan, mahuhuli rin po kayo. Better to resign. O, kawawa ang pamilya nyo pag kayo ay na bisto, na bulgar. Aray ko, ha? O, yung mga Sibu-Sibuyas Queen na yan. Alis dyan! O, ayan. O, si Mr. Love, kala nyo, yung lover boy, ha? No. Mr. Love, mahal kong bayan natin. Mahal kong mga nakararaming mga kababayan kong mga Pilipino. O, lalo na rin po ang mga estudyante ngayon po. Pinag-aaral ng mga magulang, pinaghihirapan. O, nangangahoy, naglalaba, titinda ng taho, nagbubuhat mabibigat, naglilinis ng mga estero natin, mapag-aral lang ang mga anak. High school, kolehiyo, kahit ang mamahal ng tuition nun, mamahal ng mga gamit, pilit na pagtatapusin. Tapos ang baksak trabahador. Bakit? Eh, ayaw nating turuan magnegosyo eh. Bata pa lang, dapat nagninegosyo na eh. Sa Japan, sa Korea, Thailand, sa Malaysia, sa Europe, bata pa lang nagninegosyo na. Pagka-graduate ng kolehiyo, alam nyo ba pagka-graduate ng kolehiyo? Ako, milyonaryo na yung mga yan. Dahil kumikita sa paggawa ng mga toys, stop toys, mga damit, mga binubutinting, mga sa mga technology, electronics, mga bata lang kung gumagawa yan. Kumpersa dito, mga graduate professional engineers. So, kailangan mag-modernize po tayo. Magagaling ang hawak sa ating mga agency ngayon. O, sa ating mga sa engineering. Yung mga LGU po natin, mga mayor. O, tabi-tabi po, respeto po sa inyo, mga mayor. Nasaan niyo po nakasalalay ang pamamahala sa ating kanya-kanyang bayan o lungsod? O, ang Mr. Love ay pumupuri po sa mga magagaling na mayor. O, dapat po talaga pagbutihin natin. Maraming magagaling po ng mayor ngayon. Nagpupunta pa ibang bansa, nagsasaliksik. At gagawin yung kanilang nalalaman para sa kanilang bayan. O, marami na akong kilala niyan. Sana ganun din po lahat. Ganun po lahat ng mayor. O, nanungkulan kayo diyan, magsaliksik kayo sa ibang bansa, bakit sila maunlad? Tapos, i-practice nyo sa bayan nyo, sa inyong LDU. O, so, ganyan po si Mr. Love. O, nag-advise lang po tayo. Hindi po tayo nag-uutos. O, para sabihin nyo, ma-misunderstood nyo ako. Okay po. So, balik tayo. Yung revolution. So, kwento-kwentuhan dyan sa, ano, eh, pagka nagpinag-usapan yan, nilalayuan ko yan. Pero, tingitingnan, pinag-aaralan ko rin po. Eh, hindi ho dapat magkaroon ng revolusyon sa ngayon. Masipag naman po ang ating presidente. Oh, bata pa. Panay nga punta sa iba yung bansa. Masipag. Pinipilit na makakuha ng mga investment. Kahit sabihin natin, baon tayo sa utang. Eh, ano? Meron bang, sige, subukan natin. Yung mga magagaling dyan. Hindi ba kayo walang mga utang? Ang mga kumpanya, walang utang? Ang mga iba-ibang bansa, nangungutang nga sa iba-ibang bansa. Alam nyo ba ang benefits ng pangungutang, nangungutang? Nangungutang kasi alam nila, meron silang pagdadala ng kwarta nila na puhunan na alam nila, uunlad sila. Hindi naman sila uutang, iya sa puhunan, malulugi sila eh. Na yung pag umutang ng 1 billion, kukurakutin yung 500 million. Hindi naman po ako basta-basta naniniwala dyan. May malinis na layunin ang nangungutang sa mga kumpanya. No? Hindi naman po ako galit, hindi rin ako kampe. Sa mga Chinese company, big company sa mga Pilipinas, karamihan din mga Incheck, German, Japanese, American. Ang lalaki ko ng mga negosyo niyan. Nag-uutang, umuutang pa rin yung mga yan. O, kaya hindi rin masama ang mangutang kung gagamitin sa maganda po at sa matalinong pamamaraan. Di po ba? So, time now is 3:10. Medyo maikli lang po tayo dahil po talaga meron pa tayong mga kasunod po. At alam nyo po, sa Elizalde Broadcasting, talagang tinatanggap po nito yung mga matitino at mga magagaling na mga program host na talagang hindi kayang suhulan o bayaran. O, at dito, pinagmamalaki po natin. Isa dito, yeah, si Mr. Reden Oro, magaling yan. Si Brother Willie, Kuya Willie, o, Kichongko, ng Kaanak. Sakripisyo niya rito sa Kaanak Incorporated. O, ganun po ang Mr. Love. O, yung ating kadiskarte. O, sinasabi rito yung mga balitang makatotohanan, di lamang po, puro lamang sa mga diyaryo, kundi nagsasaliksik din.
Tabayanan niyo po. Kaya dito po sa sinasabi nating meron ba revolusyon, huwag nating isipin yung revolusyon. Kung kayo babayaran para hakutin, huwag po. Mag-isip po tayo mabuti. Martial law, huwag po. Never na yan. Maraming solusyon para magkasundo-sundo ang ating mga pinuno, ang ating bansa, maiangat natin. Ang kailangan lamang po dito sa totohanan ng bulgaran, tigilan na yung kasamaan, tigilan na yung sobrang korupsyon, tigilan na yung mga kamalian. Oh, so gaganda pa rin ang buhay natin. Magsika po tayo. Oh, magtrabaho. Apat na araw, tapos may trabaho pang tatlong araw. Double time. Hindi tayo pwedeng tulog-tulog po. Mahal ang mga bilihin, ang kuryente, ang tubig, ang gamit, ang pagkain. Oh, lumabas ka lang sa isang bahay. Tingin natin kung kaya yung 100 mo. Yung 20 mo, may kilalagyan. 20 mo, dyan lang. Laruan lang yun, pambata. So, tayo po sa Mr. Love ay talagang nagsasuggest po tayo para po sa bayan natin. O para sa mga may mga masamang intensyon. O, susupilin natin yan. Kung bibigyan tayo ng pagkakataon ng ating mahal na Pangulo, aaksyonan po natin yung mga gumagawa ng mga kurakutan na yan. O, okay, so, ayan. Ito, yung 1 million sa 101 years old. O, ano yan? O, banggitin natin ng konti. O, yung 1 million sa 101 years old, na-aproban na yan ng Kongreso. Hindi pa natin alam kung ano nang nangyayari sa Senado dahil sila bubuo ng bicameral committee. Pag talagang totally naging Republic Act na yan, after ng Congress bill, after ng Senate bill, maging Republic Act, pipirma na yan ng Pangulo, eh magiging batas na nga yan. 1 million sa 101 years old. Pero, yung tuloy na sa Republic Act 7432, yung pagbibigay po ng mga discount, tuloy pa rin po yan. O, yung sinusugan po na universal social pension, o, na kahit ka mayaman, mahirap, pensionado ka, tatanggap ka rin, pa rin po. O, ng, sabi natin, pinapropose lang 1,000 pesos per month. Yung indigent social pension, o, ang totoo po rito, totohan tayo, hindi pa po approve yan. Oh, wag po pong maging excited yung ating mga mahal na ka-seniors dahil binabalita po ng National Commission of Senior Citizens, pamumuno po ni Attorney Franklin Quijano, may office po sa Malacañang, ay talaga pong hindi pa po approve yan. Oh, ganun pa rin po sa 500 pesos per month na ibibigay po rin po yan every 6 months. O, June or December. Okay? So, balik naman tayo dun sa yung sa Centenarian Act, no? Na pag ikaw umabot ng 100 years old, meron kang 100,000 pesos. Yan naman po ay totoo. O, okay. Pero, yung pinopropose pa rin po ngayon na octogenarian law, na kapag 80 years old, meron ng 25,000. Kapag 85, magkaroon ulit 25,000. Kapag 90 years old, magkaroon 25,000. 95 years old, magkaroon ng 25,000. At naka 100 years old ka, ganun pa rin po, 100,000 pesos matatanggap. O, marami ng over 100 years old. Sana po, naibigay na yung kanilang 100,000 at napakinabangan po ng mga recipient mismo na tinutulungan naman po ng kanilang mga mahal sa buhay. Mga anak, kapatid, apo, oh, na nag-assist sa mga ating centenarians. Okay po, so maliwanag, oh. Huwag muna pong basta-basta maniniwala sa mga text-text sa cellphone na binabalita nga na, oy, katanggap na tayo ng 1,000 a month yung ating indigent social pension. Hindi pa po totoo yan. Pag sinabi ko po ito, pakikita ko po sa inyo yung Republic Act, yung kopya. O, pinapirma kong Senado, pinapirma Congress. Dito lang po sa Elizalde Broadcasting, totohanan po ito. Hindi po tayo magte-text at magbabalita na hindi po totoo. O, kaya may pagmamalaki po natin sa Elizalde Broadcasting
Tayo po ay karapat dapat na narito po. Sampu na aking mga kasama. Okay. So, meron pa rin pong balita na yung mga ayuda na hindi nakuha ay sinuli na raw sa ating Treasury Department. O, yan ay bubustihin po natin dahil marami pa rin naghahabol. O, pinupuntan lang yung OSCA office sa bawat LGU. Tama, sa ngayon po, lahat ng mga nyakwers, lahat ng mga tanong, kung kayo sa mga barangay, hindi po kayo inaasikaso, doon po sa OSCA po kayo pumunta. O, matitino naman po siguro yung mga OSCA head dyan na inappoint ng ating mga mahal na mayor sa bawat LGU. O, doon po muna. Kasi sa barangay po sa ngayon, magugulo po ang mga senior sa nagkakagulo po. O, dahil marami na yung faction-faction, mga nagtatayuan. Ayaw na sa mga dating senior citizen organization, nagtayo ng bago. Dahil gusto pagbabago, ay ba tama naman po yan. Kasi kung may nakikitang anomalya, hindi talaga nagtatayo. Eh kung matino naman, hindi na magtatayo ng bago. O, kaya nagtatayo ng bago dahil may marami ng anomalya o samalsata, kalokohan. Naniningil pa rin ang mga sobra-sobra, butaw na yan, butaw na mo, o puro butaw na pinabawal na nga, kawawa naman mga senior citizen, konti na lang natatanggap, magbubutaw pa ba? Kaya nga ginawa yung batas na yan eh. O, pribileyo sa mga senior citizen, binibigyan natin ng mga senior citizen, hindi yung binibigyan sa nila, binabawasan pa. Yung nakaraan, nagbigay ng ayuda ang gobyerno, imbis na ibigay, 8,000, dito sa NCR, 5,000 sa probinsya, nakakatkong pa, o nahati pa, at hindi pa talaga nabibigyan yung mga talagang walang-wala. May nakakatanggap pa nga ng mga mayayaman, kumukuha pa rin. Pero nakakatuwa, may mga mayayaman, okay na, ibigay na sa iba. Ba, yun ang gusto ko. Sana po, panapalakpakan yan ng mga may kaya naman sa buhay na alam nila na yung konti na yon ay para talaga sa mga walang-wala o nagdarahop ng mga senior citizen. Oh. So, dito po ay, of course, binabati po natin ang ating mahal na founder CEO. Oh, malapit. Okay, balik po tayo. Konting technicality lang. Pero siguro, ganun pa rin. Oh, tulungan po natin ang ating mga senior citizen. Asikasuhin po natin, mahalin po natin, arugahin po natin maigi. O, tayo ay magiging senior, yun. Karamihan, magiging senior citizen din po. Ako, senior citizen. O, 40 plus, 22. 62 na po ako. O, dito masasabi ko, kailangan po natin magtulong-tulong o, para mawala ang mga problema o, sa senior citizen. Sabi na rin natin, yung mga juniors o yung mga estudyante, o, yung mga nagsisikap, yung mga gumraduate na nakaraan, nagsisikap magtrabaho, nagsisikap din magnegosyo, nandun sila sa mga small and medium scale business. O, dumarami yan. Kaya nakikita ko, kumikita nga lang, mapares-pares, yung quick-quick na yan, kumikita yan. Ha? Kala nyo, malitang kita yan, kumikita ng 3,000, 4,000 sa isang araw yan. O, sige. 2,000, pinakamaya 2,000. So, kung nagsisikap ang mga kapwa natin na kababayan, wala naman sigurong magugutom. Hindi tayo asa ng asa sa gobyerno, yung aasahan, ayuda, ayuda, minsan na lang po yan. O, pampalipas lang yan ng, yung siyempre, yung ating pangangailangan. Eh, kung bawa, maubigyan tayo ng 3,000 sa 6 na taon, ubuso ka agad yan. Pero kung pinag-iingatan naman, okay. So, okay, sa ating pong mga kaibigan dyan na mga sumusubaybay po sa akin, so kahit maikli lang ating oras, hindi ko man po kayo mabati lahat, eh, please subscribe, push the bell button, likes and shares po. Oh, at yun naman nagbibigay sa akin inspirasyon, kayo pong lahat. Oh, mga Bangasan Clan, yung ating Pasig City Running Club, yung mga ka-seniors, kapian sa Barangay Sagad, yung ating mga inventor, oh, buong Pilipinas. Okay, ito pa isa. Oh,
eh, yung ating mga inventor, hindi po nabibigyan ng pansin. O, eh, dapat to talagang maraming batas na ginawa. May budget naman, pero hindi na-release sa mga inventor. Maraming requirements, maraming red tape. Ano ba yan? O, Beijing, DOST, TAPI. O, may mga conference, summit pang pinopropose, pero hindi kagad maaksyonan. Eh, may balita ako, mukhang magkakasundo na yata ang grupo ng mga inventor, pamuno ni Engineer June Catan at President Engineer Archie Villano. O, nagpo-promote na uli ng summit conference. Matuloy po yan dahil alam niyo po ba itong mga inventor po natin na nagsisikap, nagpapakahirap po. O, kung magastos ng sarili kalap, buhay ang puhunan. Sila po ang ating sandigan din. At kung sasabihin po natin, the three-fourth wealth of a nation comes from the inventions. Oh, totoo po yan. Diba? Engineer June Catan, Press RJ Milano, three-fourth wealth of the nation comes from the inventions. Ng mga product. Oh, na product ng mga Pilipino ay tunay na mga world-class na rin. Oh, tangkilitin ang sariling atin. Yan ang mga dapat eh. Di po ba? Oh. So, may nababaltan ako sa ating mga inventors. Yan, si Sir Nelson na Sala de la Peña. Magagaling yan. Na Jackie Acuba. Nagagamot yung mga dapat gamutin. Yung ating pananim. O, makakaani tayo ng doble-doble. Kung ang pangarap na ating mahal na PBBM, 25 pesos per kilo o 20 pesos per kilo sa Rizal. Malamang, kaya na 15 pesos per kilo. Wow! Pinapalakpakan po yan, o. Ang ating mga inventor po. Yan po sa Rizal, Inventors Innovator Society Incorporated, mabuhay po kayo. Ang FISCB, mabuhay po. Ang RISE Philippines, ang Researchers, Inventors, Scientists, Entrepreneurs Philippines Incorporated, mabuhay po kayo sa pamuno ni Engineer Dr. Ria Lisa Centeno Canlas. O, ang Woman Empowerment. Okay, so ang project proponent po ng Feminine Genius, Dr. Ria Lisa Centeno Canlas. Mabuhay ka. So, pangarap natin, yung Mapicon, ano? Mapicon Corporate Center, 12 story. Dapat talaga masuportahan lahat yan. Okay, so time now is 3:23. May konti pa tayong ilang minuto. So, okay, basta masasabi ko lang po, yung mga gusto dito, mayroong gusto magpa-interview, sige po, punta lang po kayo dito sa Elizalde po, broadcasting. O, i-schedule po kayo. Kasi po rito, talaga mga naka-schedule na po. O, welcome po kayo. At kung meron kayong mga nalalaman po dyan, mga kalokohan, dalhin nyo lang po sa aming mga dokumento para may basehan po tayo. Hindi po natin bibigasin sa ating TV live stream yan kung walang 99% katotohanan. Mataas, 99%. Kung yan, 75%, 80% ako. Pag-aaralan ko pa may yan. So, okay po ba? So dito sa aking part 2 ng aking program, yung Mr. Love Public Service Totohanan Bulgaran. Walang sawa po akong magsasalita, magbibigay ng mga impormasyon kung ito po ay papakinabangan o para sa kabutihan ng ating bansa, para sa kabutihan ng nakararami nating mga kababayang Pilipino. Okay, so medyo bibigas lang po tayo sa ating mga OFWs po. Ang ating OFWs, umaasa po sila, lalo na yung mga magpe-pension sa SSS. Sana po, mapabilis ang pag-release ng mga pension po nila. Dahil hirap na rin po yan, yung ating mga OFWs. O, bibigay gano'n tayo, katulad sa aking mahal na asawa, na mayapa, 9.5 years sa Las Vegas, USA. Na mayapa, na biktima ng kidney ro, mga sakit doon, hindi man lang natulungan. Eh, dito pa sa Pilipinas. Oh, yung iba dyan na talaga nagkakasakit, uuwi sa Pilipinas, walang tulong ng ibang bansa. Wala rin tulong sa atin dito. Oh, kaya medyo sa susunod na programa na Totohan Bulgaran, bibigyan natin maganda kung ano bang hirap na ginagawa ng ating mga OFW na sinasabi natin mga buhay na bayani ng ating mahal na bansa. Mga OFW, nagpapasok ng kanilang mga kita, ng mga dolyar, na talagang yan ang bumubuhay sa ating ekonomiya. Kung kulang ang mga ating OFW, baksak ang Pilipinas, sabihin po natin.
sa mga nakakaintindi ng mga business mathematics. O, yung mga OFW natin, eh, talagang hinahangaan po natin yan. Pinapalakpakan po natin yan at mahalin natin. Lalo na kung mga nakakasuhan, napapaslang, na wala namang kasalanan, namamaltrato. O, naku, wag na lang natin sabi kung ano mga nangyayari po. Eh, talagang kawawang-kawawa po talaga ating mga OFW. Bago pa maaksyonan, kung hindi pa wala nagbubulgar doon ng mga nagmamalasakit na kapwa FW, hindi pa makakarating sa ating pamunuan. At ang ating pamunuan, experience ko niya, nakarampa. Nagpupunta ako sa Senado. Yung mga OFW, mga workers natin sa Middle East, o mga walang trabaho for 10 months, for 1 year, gutom, walang pera, kumakain sa kalsada, naku, kawawa po. Yung mga asawa, nakausap ko yan, huwag sana po. Yung ang daming OFW po, naghihirap po. Kala natin yan, OFW, masagana ang pamuhay pero naghihirap. Yung ating po mga seaman, diyan, o, yan, paglang nagsisikap dahil nagpapasok po yan ng mga dolyares ng income sa atin. O, eh, tulungan po natin yan, huwag natin pabayaan. So, pwedeng ang, sana po ang aking huling masasabi, tulungan, magtulungan po tayo, o, mga kababayan kong Pilipino, tulungan natin ang mga namumunong, ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos, ang ating Vice Presidente, Inday Sara Duterte at mga leader po natin, mga matitinong leader, mga senador, congressman, governor, mayors, hanggang barangay po. Oh, so, I have only 3 minutes lang at sana po magbibigay inspiration po sa akin. Subscribe po. Oh. Pag-subscribe, push the button, likes and shares po. Hindi ko man po kayo mabanggit sa isa't isa, pero lahat po ng sama ninyo ay nais kong batiin dahil kayo rin po ay nagsisikap at para po sa lahat, mabigyan nyo ng mga empleyo ang ating mga kababayan. O, sa susunod na episode, medyo mahaba tayo, ay doon ko kayo mababati. So, tayo po ay magpapaalam na muna sumandali sa ating programa at tantabayan po natin ang ating mga susunod na program host. O, at tantabayan na rin ang kadiskarte ni Madam Mel Elizalde. So, mapagpalang araw, mabuhay, mahal kong bayan, mahal kong bansang Pilipinas. This is your program host, Brother Mario, Mr. Love Bangasan. Salamat po.